halos buong buhay nila nakakabit sa lupa. Sa palayan, umiikot ang mundo ng mga magsasaka ng gitnang Luzon. Pero may kahati sila sa mundong ito. Isang nilalang na nagkukubli sa matataas na talahiban. Nakakatakot talaga. Pagka nga nakaagat, maaaring taya buhay mo, maaaring ka mamatay. Tahimik at palihim kung umatake. Tumigas yung pangako nito. Parang naglalak lang siya na hindi ko maibuka. Isang kagat lang, maaari kang dalhin sa bingit ng kamatayan. Sabi nga ng asawa ko, hindi ka nakaabuti ng kalahating oras. Sigo ka na. Matagal na akong may interes sa mga ahas. Namamangha ako sa kanilang itsura at kakaibang talino. Pero ito ang unang beses na makakaharap ko ang Philippine Cobra, isa sa pinakamakamandag na ahas sa Pilipinas. Ay, ang laki! Wow! Anong tawag sa ganyang klaseng ahas? Na Cobra! Si Mang Agapito, di niya tunay na pangalan, ay 30 taon ng snake hunter. Linggo-linggo, sinusunod niya ang mga palayan para manghuli ng mga ulupong. Pwede ko bang hawakan yung ulo niyan? Anong technique? San hawakan? Pag ganito? Baliktad, baliktad. Uy, ang lakas! Ang lakas niya! Tama sa bagpag, baka tayo niya. Siya, kahit na ano ah. Pag pumitig na siya, mahirap ito kapag ano. Kailangan pirmis ang kamay. Di tulad ng ibang ahas, likas na agresibo ang Philippine Cobra. Konting kaluskos, biglang titindig at akmang tutuklaw. Ah! Parang pakiramdam ko, lalo siyang tumatayo kapag nakakarinig siya ng maraming sound. Kasi kanina mababa lang siya eh. Relax lang siya. Pero nung biglang napasigaw tayo, bigla siyang tumaas ng ganun. Pilit kong pinag-aralan ng kilos ng kobra. Madalas nakatitig lang ito sa isang bagay. Halos di kumikilos, maliban na lang sa paminsan-minsang paglabas ng kanyang dila. Pero sa tuwing lalapit ang aming kamera, ang hirap niya i-predict. Hindi mo mahulaan kung kailan siya gagalaw. Pag nakaganyan siya, iniisip mo na hindi kanya isa-strike. Pero dahil ang bilis-bilis niyang kumilos, isang ganun lang, pwede kanyang tuklawin. Yeah. Grabe! Maya-maya, sadyang inilapit ni Mang Agapito ang kanyang binti. Natakot ako para sa kanya. Pero katakatakang hindi tumuklaw ang kobra. Bakit hindi kanya kinakagat eh pwedeng-pwede ka na niyang kagatin ngayon? Mm-hmm. Ang nakakapagtaka, ang lapit-lapit na sa kanya nung paa ni Kuya, pero hindi pa niya kinakagat. 'Di ba meron tayong misconception na ang mga snakes kapag nakakita ng tao, tutuklaw ka agad. Pero yung nakikita ninyo ngayon, ang lapit-lapit na sa kanya ni Kuya, anytime pwede niya talagang tuklawin, pero hindi niya tinutuklaw. Habang tumatagal na di ito tumutuklaw, unti-unting nawala ang takot ko dito. Naging kampante akong lapitan itong muli. Lumalaban nga eh. Dito, di ba? Ganyan. Yan, o. Yan. Ganyan niya hawakan? Bakit po dito? Para hindi kumain yung dumi niya. Dahil di na pumipiglas ang ahas, akala ko hindi na ito kakagat. Pero... hawakan. Ah! Kuya! Ayoko bitawan! Ang lakas niya! Mabuti na lang at sa basahan ni Mang Agapito kumagat ang kobra. Niya? Muntik nang abutin nito ang aking daliri. Parang ang ginagawa niya, kumakalma siya so nare-relax ka rin. Tapos tamang-tama pag nararamdaman niyang nagre-relax na yung kamay mo, saka naman siya gumagalaw na at katulad ngayon, kuya hindi ko na kaya. Parang
nakita mo, napaka-relax niya ngayon, no? Pero ang bilis na reflexes niya, mamaya, bigla siyang gagalaw. Tapos makakaalpas na yung ulo niya. Ganitong-ganito ang nangyari sa anak ni Mang Agapito na itatago natin sa pangalang Ramil. Palibhasa'y kampante na sa paghawak sa kobra, di niya naisip na pwede pala siyang tuklawin ito. Oh, bakit nagkaganito? Parang bumalik. Ay, hindi. Parang umurong. Pagkakahema ako, ma'am. Bakit po? Nakagat yung hintuturo ninyo. Nakagat. Tapos, pagkakagat... Hinewa ko po, ma'am, ng bleed. Hiniwa ninyo. Bakit po? Para o ma'am yung kamandag, sumama doon sa dugo na tumapon. Oo. Para mailabas ninyo yung... Para mailabas po yung kamandag. Yung kamandag, pinadugo ninyo. Pinadugo po, ma'am. O, ay, anong medyo napaha... Napalaki, kaya nandali rin ako, ma'am, sa ospital. Masakit po, ma'am, na para kalasing. Para na kalasing? Manid po, ma'am, yung mga patay. Maswerte si Ramil at umabot pa siya sa ospital at nasaksakan ng anti-venom. Hindi na po, ma'am, talaga pong ganun ang buhay natin. Kung saan nga tayo tatagal, di... Kasagabawa nga kami ng masama. Wala kami ibang hanap buhay kundi yung ahas. Kaya delgado ang buhay namin. Siyempre ang ginawa namin, hanap buhay. Hindi naman dating ganito ang trabaho ni Ramil at Mang Agapito. Magsasaka ang mag-ama. Pero malaking perwisyo daw sa palayan ng mga kobra, kaya pinapatay nila ito. Eh kasi dito marami na nakagat ng ahas. Mga mamatay. Sa pamilya niyo po meron na? Mga kungko, mga kamag-anak. Oo. Bayaw ko, pamangking ko. Ano? Saka yung nuno ko. Napatay ng ahas? Nakapatay ng ahas yun. So, nung una, hinuhuli nyo lang dahil nakakaperwisyo? Ganun lang. Tapos? Eh ngayon, kung mo nabibili, na-opisyo namin maghuli ng ahas. Yun talagang trabaho na? Trabaho na. Mula noon, naging parte na ng buhay ng mag-ama ang panghuhuli ng kobra. Pagtapos na ang anihan at wala nang trabaho sa palayan, diretso sila sa mga talahiban. Magkano ba kinakita niyo sa ahas? Sa ahas, kumisan, kumikita kami ng mga 500, isang araw, 1,000, ganyan, yung kakahuli. Kumisan naman, ala naman kami nahuhuli. Ang benta namin yan, 4 kilo. Pero nakakabili sa amin 450, 500, kumisan 350, ang 1 kilo. Sino po mga bumibili? Mga buyer namin, kumisan, may naman nangangailangan ng gamot. Doon lang yun ang nakakakuha sa amin. Gamot? Ginagamot sa diabetes. O ano man sakit na kuha, arthritis. Yan, gamot yan. Paano pinanggagamot? Yun yung abdo, saka yung dugo. Mga butas ng daga at punso sa lupa ang hanap nila. Dito raw kasi madalas nagtatago ang mga kobra. Walang ibang gamit sa panghuhuli, kundi isang manipis na piraso ng bakal, mabilis na kamay, matalas na paningin, at lakas ng loob. Sa bangis ng hayop, isang maliit na pagkakamali, maaaring buhay ang kapalit. Kinabukasan, nagtungo ako sa talahiban. Kasamang isang herpetologist, susubukan naming maghanap ng kinatatakutang ulupok. Kayanin kaya namin ang kamandag ng palayan. We'll be right back.
nasasagasaan naman ng mga sasakyan. Araw-araw, binabalik-balikan ni Miriam ang mga talahiban sa paligid ng kanilang barangay. Gano? Naghahanap ng basurang makakalakal, pero higit dito, naghahanap ng mga ahas na nagkukubli sa talahiban. Talagang delikado sa buhay ng tao. Ang alin po? Ay, ahas. Kaya dapat ubusin. Hindi sa ahas na yun, di mamamatay asawa ko. Dating snake hunter ang asawa ni Miriam. Mahigit 5 taon na itong patay dahil sa tuklaw ng kobra. Pero hanggang ngayon, ganun pa rin ang galit niya sa hayop na ito. Napilitan yung asawa kong sumama. Alas 7:30, umuwi. Tanong ko sa kanya, napatay mo baka ako o uraw. Kaya lang pala, nakagat dito. Wakwak ito. Nakagat? Pero nakauwi pa siya? Opo. Tapos, nung kakain kami ng hapon at di pa kami kumakain eh. Oo. Nakahubad eh. Ang sabi niya, nahihilo siya. Oo. Bakit baka ako? Parang lasing na siya eh. Dinala namin sa tawak, hindi na umabot sa magtatawak. May ilang nagsasabi na ang Philippine Cobra daw ay kasama sa 10 pinakapeligrosong ahas sa buong mundo. Purong neurotoxin kasi ang kamandag o venom ng Philippine Cobra, diretso sa ugat, diretso sa utak. Ano po bang pakiramdam pag nakagat po ng ahas? Ano po ba nangyayari? Nahihilo ka, tapos masakit yung mismong kagat o hindi? Hindi. Bagya lang siyang mahapdi. Tapos tumigas yung pangako nito. Parang ano, namamaga, ganun? Hindi, na parang naglalak lang siya na hindi ko naman maano. Hindi ko maibuka. Tapos, yung bibig? Tapos yung pagsasalita ko, nabubulol na ako. Yung mata ko na yan, napipikit. Tatlong beses nang natuklaw ng kobra si Mang Larry. Iilang ospital lamang sa Pilipinas ang may anti-venom para sa Philippine Cobra, kaya himalang maituturing na 3 beses siyang nakaligtas sa tuklaw nito. Ano po bang sikreto kapag ano, yung nakagat ka ng ahas? Ano yung mga hindi mo dapat ginagawa? Sabi sa akin ng manggagamot, huwag kang magpapagod, huwag kang tatakbo, huwag kang matatakot. Ang pangunahin yung takot. Isipin mo na kaya mo. Bakit po? Kapag natakot ka at nagpanik? Mas malakas yung akyat ng kamandag sa katawan mo. Dahil mabilis yung tibok ng puso mo? Dahil nag-iisip ka na kinakabahan ka eh. Kinabukasan, kasama ang isang herpetologist, nagtungo ako sa talahiban kung saan nila madalas nakikita ang mga kobra. Yung mga Philippine cobra, usually doon sa mga bahay dati ng ano, ng mga daga, yung mga butas sa ilalim ng lupa. So, sa mga pangunahing kinakain nila, yung mga daga. Okay. Lalo na daga sa palayan, daga sa bahay. So paminsan, yung mga cobra nakakapunta sa bahay kasi may mga daga din sa loob ng bahay. So hindi tao yung pinupuntahan ng cobra doon? Hindi, hindi. Ang pinupuntahan niya doon yung daga? Yung daga, yung pagkain. Bagamat nakasuot kami ng bota, di pa rin maialis ang kabako para sa aking grupo. Gayunpaman, sinuyod namin ang talahiban at bawat butas sa lupa na posibleng pagbahayan ng mga ahas. So dito sa parting ito ng palayan, makikita mo, medyo mas basa yung lupa. Hindi siya katulad dun sa mga iba doon na tuyong-tuyo. And usually, yung mga cobra, ganito yung klase ng lupa na gusto nila. Kailangan medyo may moisture at kailangan medyo mas matataas yung mga talahib. Kasi bukod sa mas malilim itong mga talahib na ito, nakakapagbigay din ito sa kanila ng, kumbaga, parang camouflage. Mas nakakatago sila dito sa mga lugar na to. Ito yung itsura ng butas ng daga.
Medyo mababaw daw. Mababaw siya. So hindi pwedeng kumasok. Medyo iba na yung lupa dito. Medyo mamasama sa. Mamasama sa. So mukhang malapit ito sa sapa. At mas matalahid na rin dito. So mas malaking probability na makakahanap dito. Mababaw rin. Pero makalipas ang halos isang oras, meron, wala pa rin kaming natatagpuang ulupo. Yung mga cobra sensitive din sa vibration. So, okay. So pagka nakarinig ng marami jabag, yan, aalis din sila. Kasi mga ahas din, kung takot tayo sa kanila, mas takot sila sa atin. Kasi malaki tayo eh. Pero matutukla nila sawa, tayo. Matutukla as a defense. So, dinedepensa nila yung sarili nila. So, kalimitan, yung mga nakakagat. Nakakatapak. Pag natatapakan. O kaya nako-corner. Masyadong mababaw. Lumipas pa ang isang oras ng paghahanap, nagdesisyon ng grupo na magpahinga muna at mag-ipon ng lakas. Pero maya-maya, nakarinig kami ng sigaw mula sa aming mga kasama. Saan ba? Ay, sa baba? Ay, yun na! Oh my God! So, consistent nga, di ba? Kasi sabi ni sir, di ba? Usually, yung mga cobra, nandun sila sa lugar kung saan may malapit na water source. Ito, makikita mo to, tas mataas yung talahib. So, makikita mo to parang sapa ito. Ang laki nito. Wow! Nagpapalit na ng balat ang cobrang nakuha mula sa butas. Ba't parang iba yung mata nito? Ayan, magluluno na kasi. Magbabalat na? Magbabalat na. So kasama doon sa takip ng mata, yung pagbabalat. Para lalong mapag-aralan ang kilos nito, inilapag ang kobra sa lupa habang nakatapak sa buntot nito ang paa ni Mang Agapito. Sa unang tingin, mabangis at tila tutuklaw anumang oras ang kobra. Pero hindi umalma ang hayop. So pag lumalabas pala yung dila ng cobra, inaamoy niya yung paligid. So kung meron bang daga, ganong kalayo yung daga, ng mga chemicals na nasa hangin. Tapos ina-assess niya kung pwede siyang tumuklaw or hindi. Ganun mm-hmm. ba? Mm-hmm. Sa halip, mas nagalit ito sa mga bagay na iwinawasiwas sa kanyang harapan, tulad ng aming maliit na kamera. So dito sa eksenang to, mas galit siya doon sa nakalapit na kamera, more than dito sa tao na nakahawak sa kanya. Kasi mukhang hindi naman siya nasasaktan eh. Natandaan mo kanina, inilalapit ni Manong yung bota niya sa mukha. So mas threatening pa nga sa kanya yun eh. Pero nakahawak si Manong sa buntot niya. Pwede naman yung tuklawin na si Manong, yung pero kamay. Hindi ginagawa. Yung boots ang tinutuklaw niya kasi nilalapit ni Manong. So sa madaling salita, ang tinutuklaw lang nila ay yung mga tao or mga bagay
na kinatatakutan nila. Mm-hmm. Yung nakakaramdam sila ng pangamba na baka masaktan sila o baka patayin sila. O so kung hindi mo naman sila sasaktan, mm-hmm, hindi ka rin nila sasaktan? Hindi ka rin nila sasaktan. Sa puntong iyon, naisip ko, tila walang pinag-iba sa tao at iba pang nilalang sa mundo ang hayop na ito. Lalaban sa gitna ng karahasan, tutuklaw kapag tahanay pinanghimasukan, mananahimik at mabubuhay ng payapa kung hahayaang maging malaya. Ayaw niya ba ata umalis eh. Kinabukasan, binalikan ko ang kubo ni Mang Agapito para bisitahin ang mga alaga niyang kobra. Hi, Tay! Pero dugo, apdo at pinagpira-pirasong laman na lamang ang aking naabutan. May bago ng kamandag ang palayan at ang kobra na ngayon ang bagong biktima. Sa isang linggo, ilang ang ahas ang in-order nila sa inyo? Isang 20. Wow! Ganun karami ang bumibili ng ahas? Tapos lahat yun inaadobo? Pinagagamot nila sa inyo mga sakit na. Anong sakit mo ang pinagagamot nila? Mga diabetes na. Wala silang sinasayang sa katawan ng kobra. Ang laman ay ginagawang adobo. Samantalang ang balat naman piniprito hanggang maging parang chicharon. Ultimo dugo at apdo, pinagkakakitaan nila. Ano ginagawa dito? Iniinom ng bawa, sumasakit yung tiyan mo. Iniinom o kinakain? Iniinom. Lalagay sa tubig na malagamgam. Ah. Dudusawin, saka inumin. Magkano binibili sa inyo yung ganito? 300 yan. Isang ganito kaliit, 300? 300 yan. Medyo may demand din. Hmm. Lalo na sa mga karatig bansa. Ng, for medicinal purposes. For medicinal purposes. Hindi pa proven eh. Hindi pa proven. Kasi ang composition ng venom, ng cobra venom ay usually proteins, mm-hmm, tsaka yung polypeptides. Mm-hmm. So, hindi pa nila na, wala pa din talagang medicine proof na may therapeutic value or may pharmaceutical significance yung venom. Mahigpit na ipinagbabawal sa batas ang paghuhuli, pagpatay at pagbili sa anumang hayop na galing sa kagubatan. Gaano man kabangis, gaano man kaagresibo, lahat ng hayop ay may parting ginagampanan sa balanse ng kalikasan. Ang mga cobra ay sila yung mga predator kung tawagan na. So essentially parang sa food chain, sa food pyramid, food chain, nandun sila sa taas. So kumakain sila ng mga hayop, mga daga. So in a way, nakakatulong yung mga cobra kasi kinakain nila yung mga pesting daga eh. Dito napapansin nyo, marami rin mga cobra sa palayan. Mm-hmm. Kasi marami rin daga doon. Pero katuwira ng ilang snake hunters, so, napakaraming niitlog ang bawat 10 piraso kasi ng cobra. Mm-hmm. Maraming niitlog, maraming niyanak. Hindi kayang busit. Samantalang isang kagat lang niya. Patay ang isang kagaya natin, magkagaya namin magsasaka. Eh dadami o nadadami yan. Marami rin madidiscuss ang kagaya namin magsasaka. Matagal ko nang narinig ang debating ito. Sino ang mas mahalaga? Hayop o tao? Pero marahil ang pinakamagandang sagot na aking narinig nang galing sa isang magsasaka na 3 beses nang nalagay sa bingit ng kamatayan. Isip ko noon, papatay rin ng kapwa ko yan ng tao. Kaya pinapatay ko sila. Pero nung time na makagat ako na talagang live na ginamot ako ng kapwa ko tao, naging aral sa akin yung kaya kanya kinagat dahil nasaktan mo sa pinakamatay. Madaling husgahan ang mga nilalang na di natin lubusang naiintindihan. Madaling katakutan at ipintang kalaban.
Pero ang katotohanan, may kahati tayo sa mundong ito. At wala tayong karapatan na baguhin ang nilikhang balanse ng kalikasan. May isang nilalang na nagkukubli sa matataas na talahiban. Tahimik at palihim kung umatake, nanghihimasok sa mga tahanan, isang maling galaw, maaari kang dalhin sa bingit ng kamatayan. Sa ganitong pananaw, sino nga ba ang tunay na kamandag ng palayan? Ako po si Cara David at ito po ang Eyewitness.